Hi. Magandang araw sa inyo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa single entry approach o yung SEnA. Sa mga comments na natanggap natin, marami tayong responses doon na nire-refer natin sa SEnA yung mga labor concerns, no, ng mga empleyado. So, ang pinaka tanong lang, ano ba yung SEnA, no? Ang SEnA is an acronym. Ang ibig sabihin nun, Single Entry Approach, no? SENA ang acronym niya. So, SEnA, Single Entry Approach. Ang Single Entry Approach, yan yung proseso sa mga kaso o mga pinag-uusapan sa labor ng employer at employee na idinudulog sa opisina ng Department of Labor, no? Na kung saan yan ay parang barangayan ng employer at employee. Barangayan in a sense na pagka mayroong dispute, no, tungkol sa labor, dispute sa pagkatanggal sa trabaho, dispute sa mga benepisyo at iba pa, no, diyan dinudulog, no, sa SEnA. So ang tawag diyan muna, mag-request for assistance, no, RFA. May form yan na pinifill out ng employee na meron siyang na may claim sa employer para i-submit, no, sa SEADO. Ang ibig naman sabihin ng SEADO, Single Entry Approach Desk Officer, no? Yan ang nag-aasikaso ng mga request for assistance na pina-file dyan sa SEnA, no? So saan merong mga SEnA offices, no? Diyan sa Department of Labor, halimbawa sa Intramuros, meron diyan. Sa Banaue, meron din diyan, ano, sa NLRC. Kung familiar kayo, malapit diyan sa McDonald's, diyan sa kanto ng Quezon Avenue, saka Banaue Street. No? Diyan ang mga, ilan sa mga opisina lang ng SEnA. No? Meron din yan, halimbawa, dito sa mga DOLE offices, like in Makati, in Pasig, no? May mga opisina ng DOLE, may SEnA kadalasan diyan. Ngayon, ang ang SEnA, hindi yan korte. So, ang ibig sabihin, wala yan power, no, para magdikta kung sino ang panalo at sino ang talo. At yung talo ay dapat magbayad. Walang ganon. Pero kung may compromise agreement na or nagkasundo diyan sa SEnA, pwede na silang magkaroon ng bayaran, no? Na under the supervision of SEnA, no? Yan ay kung magkasundo. So, going back, yan nga ang mission ng SEnA para magkaroon ng settlement ang parties. Parang sa barangay, no? Pag-aayusin lang kayo, no? Wala silang adjudicatory power o kapangyarihan para gumawa ng decision. So, itong video natin, video ito sa punto di bista ng mga employee yung magko-complain, no, or magre-request for assistance. Nagsisimula ang lahat ng mga nagpupunta diyan sa SEnA sa hindi pagkakaintindihan ng employer at employee sa opisina. That's the reason why itong video natin, we are on a mission, no, to make people understand yung labor laws, no, na hindi mo kailangan magbasa ng napakakapal na labor code, no, makapal kasi yung labor code, eh. So minsan nga abogado hirap pa magbasa niyan. So what we're trying to do here sa mga videos natin, to make these things easier, no, madaling intindihin hangga't maaari. We know na yung batas ang pinag-usapan mo, kadalasan yan ay hindi madaling i-digest, no. So yung mga interesado lang, ito yung mga ibig sabihin niya ng mga especially yung proseso, no. Ang SEnA, dahil isang na siyang proseso, may simula. So nag-away employer employee, hindi nagkaintindihan. Benepisyo man 'yan o pagkatanggal, pagkalipat, suspension, mga ganyan. Ang step 1, kung i-complain mo na or i-request mo na for assistance, is to fill out the request for assistance form, no, yung RFA form, no. Mag
change ako ng aking view dito sa laptop kasi I have here a sample form ng SEnA para makita ninyo. So, ito ang sample form ng DOLE SEnA, no? Ang tawag nila dito ay Request for Assistance Form. So, nakita naman natin nasa heading or nasa title niyan ng form, Single Entry Approach, parenthesis, SEnA. Yan ang ibig sabihin niyan. So, you can see there are two main columns, no? Sa simula, sa ibabaw, ito, column ng employee, requesting party, at column ng employer, no? Responding party. Dito sa requesting party, dito isusulat ng empleyado yung kanyang pangalan, no? Check mo dyan, male, female, oh. Walang option na iba dyan, no? Union or company, address mo, no? Lagay mo dyan. Then, other contact information, telephone, cellphone, fax, email. Date of employment, kailan ka nagsimula magtrabaho, nakailang years in service ka na, at anong ginagawa mo. Ayan, no? So, yun namang employer, yun namang employer, no? Yung company na gusto mong mag-respond doon sa iyong assistance or request for assistance, isulat mo rin dyan. Kasi hindi alam lang sa SEnA yan kung sino yung kumpanya na gusto mong papuntahin, no? Or yung dinidemanda mo dyan. Responding party, company yan. Kung wala ka namang company, direkta kang nag-e-employ sa isang individual, ilagay mo rin yung pangalan niya dyan. Minsan tatanungin kanila dito kung sino yung manager or owner niyan. So, check yan, male, female, or company yan. Ano, nature ng business, no? Lagay mo dyan. Sa seafood market, BPO, halimbawa, trading, marketing, ganyan, ano. So, estimate mo total number of employees. Estimate lang naman yan, ilan ang male, ilang female, kasi hindi ka naman HR, so malamang hindi mo rin alam yan. With accuracy, no? Contact person, yan. Position niya, address niya, kasi kukontak yun ng SEnA yan eh. Now, in the next lower portion, tatlong columns naman dito. Sa unang column dyan, ano yung mga hinihingi mo ba? Ano ba yung issue mo, no? Kung ikaw yung employee? Money claim ba yan? Ano ba yan? Hindi ka nabayaran, ang tawag dyan non-payment. Kulang bayad sa'yo, tawag dyan underpayment. Ano? Underpayment or non-payment ng ano? Wage, o sahod mo. Overtime, night shift differential, service incentive leave, o na may mga video na tayo tungkol dyan, ano? Para malaman nyo kung anong ibig natin sabihin ng mga SIL na yan. Kasi itong service incentive leave, SIL yun eh. Holiday pay ba yung complaint mo? SSS, will help pag-ibig. So, may union naman, unfair labor practice. Okay naman, tinanggal ka ba? Illegal dismissal ba yung kaso mo? O kaya illegal dismissal na, may kakulangan pa ng pagbayad sa'yo ng benepisyo mo, no? Health and safety ba yan? Certification? Ito mga pang-union na yan, ano? Medyo technical na. Alright, let's go to the second column. Ang second column naman, yan ang relief prayed for. Ano ang gusto mong makuhang solution sa reklamo mo? Mabayaran ka, maibalik ka sa trabaho, reinstatement, no? Cessation of ULP. May mga pang-union na yan. Ano? Others, no? Maglagay kang others dyan. Lagay mo, no? So, ito naman ang third column. Ito na ang remarks naman ito na ng SEado. Sinabi natin yung SEado kanina, SEnA Desk Officer. No? Diyan niya ilalagay kung advice ang counseling, set for joint conference, no? Settlement agreement, withdrawal, so on and so forth. So, makikita naman dyan. Now, kapag yan ay na-accomplish mo na, dito ka. No? Ang empleyado dito siya mag-sulat ng pangalan mo. No? Print name always unsigned kasi minsan ang signature hindi mo mabasa. So hindi mo malaman kung kaninong signature yan. So print name mo at sign mo dyan. Ito naman sa portion ng mga SEado. So ito ang itsura ng ating single entry approach. So I hope naintindihan na ninyo, hindi tayo nagtataka kapag binabanggit natin sa ating mga comments, sa ating reply sa comments, ang tungkol sa SEnA. Ulit, yan ay isang single entry approach. Yan ang ibig sabihin ng acronym na SEnA. Ginagamitan niya ng request for assistance form at ito yung mga nilalaman niyan. Ano? So, pag pumunta ka dyan, be ready na meron kang gustong hingin. Kasi, para hindi sayang ang oras ng nag-a-attend sa inyo,
kung yung tipong nakatunganga tayo at hindi natin alam kung anong gusto natin, huhulaan pa nila. So pagdating doon, be sure anong gusto mo mangyari, no? At tingnan natin kung kaya ng kabila. Ganun lang 'yon kasi ang mandato ng SEnA ay pag-ayusin kayo. Okay? So with that, thank you for watching. Hope to see you in my next video.